Amen po ba? Amen. Pero after that, iba-ibang klase pa rin ng pagsubok. Maraming nakakaranas ng mga sakit karamdaman. Hindi lamang physical, kundi sa spiritual, sa relasyon, sa iba't ibang relasyon, sa asawa, sa pamilya, sa anak. Di po ba? Amen. Pero naranasan natin yung pag-heal ng ating Panginoon. And after that healing, nagturuan na naman ang courageous hope. Lumakas na naman tayo. And now, ito pong September, meron po tayong persistent hope. At kung talagang nandun ang persistent hope, lagi po tayong palalakasin, patatatagin ang ating Panginoon dahil meron kayong overflowing hope. Courageous hope. Kasi hindi po natin masasabi na tayo po ay comfortable na. Hindi po. Hindi po natin masasabi kung ano ang mangyayari bukas. Hindi po natin masasabi kung ano po mangyayari paglabas natin dito. Hindi natin masasabi na as we go on, hindi natin pwede sabihin ang tanging nakakayang ang buhay natin. Ay ang ating Diyos na buhay. But what matter most, ang salita ng Diyos ay mag-apog sa ating mga puso. Para magkaroon tayo ng overflowing hope. Napakaganda po ng plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa dito po sa ating grace. Let your overflowing hope overflow to other people. Pero po hindi po ito aapaw sa maraming tao kung kayo mismo hindi mag-overflow ang pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Tingnan niyo po yung isang basong tubig. Pag hindi po, pag nandun po yun, kulang po, hindi po maapaw, wala pong dadalo. Wala pong dadalo. Ngayon naman, umaasa tayo sa ating Panginoon na mula sa pulpitong ito, ang overflowing hope ay dadaling po sa bawat isa sa inyo po. Kita niyo po yung inyo pong prophetic gesture? Bumabaha. Pag hindi yung bumabaha, walang mababasa. Pero, bumabaha siya eh. Kaya po, dadaling po yan sa lahat. Congratulations sa inyong prophetic gesture. Ngayong umaga ay overflowing with hope. Amen po? Amen. Kung paano, alam niyo po, sinulat po ito ni Apostol Pablo, nasa bilangguan po siya. Isinulat niya sa mga kapatiran sa Roma na dumadanas ng iba't ibang klase ng pagsubok tulad natin ngayon na iba't ibang klase din ng pagsubok ang pinagdadaanan. Amen. That's why, napakaganda ng mensahe. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Amen. So sa umaga po ito ay pag-aaralan po natin ang text na ito na kung saan ay tuturuan po tayo. Tatlong bagay lang po ang ating pong pag-aaralan. The source of hope, the path to overflowing hope, and the blessing that hope brings. Tingnan po natin yung una. Amen? The source of hope. Saan ba nagagaling ang ating pag-asa? Baka po yung pag-asa nyo ay kung kanino nagagaling. Hindi nyo po mararanasan ang tunay na overflowing hope kung ang pag-asa ninyo maliban sa Diyos ay doon ang gagaling. Hindi po. Kaya napakaganda po na pag-aralan po natin the source of hope. Paano ba? Ano ba ang definition? It is the confident expectation. May confident ka. Anong problema mo ngayon? Meron kang confident na kung saan ay ibibigay ito ng ating Panginoon. Amen? Kaya anuman ang kalagayan mo ngayon, it is not accident na kayo po namin ito, lalo na po yung ating po mga visitor, ang Diyos po ang nagdala sa inyo. Salamat lang sa mga kapatiran na ginamit kong instrumento para po kayo ay narito. Alam na ang Diyos ang inyong kalagayan. Kaya, welcome po kayo dito. Maranasan ang presensya ng Diyos. Hope in modern usage carries with it the essence of question and doubt. Sometimes, ngayon po, sa panahon ngayon, pumapag
Yung po ang sinasabi nila. Alam mo, kalagalan mo. Wala ka ng pag-asa. Huwag po. Wala kang pagsasabi na wala kang pag-asa. Laging may pag-asa sa ating Panginoon na siya ang source ng ating pag-asa. Amen po? Amen. May sakit ka at karamdaman, sinabihan ka na 3 months ka na lang. Praise the Lord! 3 months! Mahaba pa yung 3 months! Laging may pag-asa. It depends on you. Sa iyong pananampalataya. Kung alam mo na source of everything is the Lord, parang ka mong worry. Kahit masabihin, bukas, mamamatay ka na. Don't worry. Be happy. You will be with the Lord. Amen! Amen. Kaya pag alam natin yung source, hindi po tayo manghihinawa. Amen. Because ang Diyos, ang source po natin. Amen po ba? Kapag sinasabi mo ng pag-asa, hindi po yung sinasabi ng Biblia. Yung po, kapag sinabi walang pag-asa, yung po ay mga taga-mundo. Tayo po hindi na tayo taga-mundo. Amen? Amen! We are no longer of this world. Hindi na po tayo po ay taga-langit. We are citizens of heaven. Kaya kilala natin yung source ng pinagagalingan ng pag-asa. At kapag ipinamuhay natin yung pag-asa niyan, mag-o-overflow po yan. Mag-o-overflow yan sa maraming tao. Amen po ba? Because of our hope. Because our hope is alive. Amen? Alive with Christ. We don't have to see in order to believe. Ang mundo ang sabi, to see is to believe. Sige nga. To see is to believe. Tayo po hindi. Tayo po na mga tagalangit. Ang sa atin po, bakit ang mga no, hindi. Mananampalataya ka na gagawin ito ng ating Panginoon. Amen? Amen. Ito po tayo yung see, to see is to believe. Huwag po, hindi po yun ang panuntunan ng ating Panginoon. Yun po yung panuntunan, pamantayan ng mga taga-mundo. Amen po ba? Lagi natin tandaan, ang sabi po ng Roma 8:24-25, ligtas na tayo! Tumasang kamay ng ligtas na! Amen! Pumalak pa ang ligtas na! Amen! Praise the Lord! Panagpalatayanan natin ang sinasabi ng Biblia. Ang sabi niya, ligtas na tayo at naghihintay na lang tayo na maging ganap ang kaligtasan ito. Naghihintay na lang tayo. Amen ba mga kapatid? Umaasa tayo dahil wala pang inaasahan natin. Aasa pa ba tayo kung nariyan ang ating inaasahan? Siyempre hindi na po, hindi po ba? Pag nandiyan na yung inaasahan natin, hindi na tayo aasa pa kasi nandiyan na. Pero ang ating humihintay ay talagang kinakailangan na nandungo yung ating buong talagang pag-asa. Amen? Amen? Pero kung ang inaasahan natin wala pa, maghihintay tayo ng may pagtitiyaga. Amen? Umalak pa kang matyaga sa paghihintay! Huwag naman mawala yung inyong fire sa paghihintay sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So, tingnan naman natin. Jesus is the source of true hope. Ang ating Panginoong Jesus lang po ang source ng tunay na pag-asa. In his letter to Timothy, the Apostle Paul referred to Jesus as our hope. Si Jesus po ang ating hope kasi sabi po doon, Paul as an apostle of Christ Jesus by the command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. Hindi po yung asawa mo ang iyong pag-asa. Ang pag-asa natin ay si Jesus lamang. Amen. 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 Ang sabi pa dito, Paul's reference to the God of hope. Ang sabi dito, sa Romans 15:12-13. Ang sabi po, and again, Isaiah says, the root of Jesse will spring up, one who will arise to rule over the nations. In him the Gentiles will hope. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Mga kapatid, mag-o-overflow lang po ang mga overflowing hope ito sa pamamagitan ng Holy Spirit.
Walang hindi pinananahanan ng banal na spirito ang hindi mag-overflow ang pag-asa. Amen. Because Jesus is the only source of the world. Siya lamang po. Kaya the fact that Jesus is our source of hope, ito po'y makikita throughout the Bible. Natatandaan niyo po ng si Joshua sa kanilang Jericho March, kung papasokin nila yung Jericho. May nagito sa kanila, di ba? Anong pangalan niya? Si Rahab. Si Rahab, tinago nila yung tinago ni Rahab yung tiktik. Itinago. Kaya siya ay may gantimpala sa ginawang yun. Nung papasokin na nila ang Jericho, sinabihan niya si Rahab, maglagay ka lang sa bahay mo, kasi talagang wawasakin nila, papatayin lahat, hari, lahat ng tao, bata, matanda, babae, lalaki, papatayin lahat yan, lahat ng taga Jericho, even lahat ng kanilang mga hari. Pero, maglagay ka ng violet na tali doon sa iyong bintana, at kapag inilakita ng mga susugod, ililigtas kayo 10 na 10 buong sa bahay. Alam niyo po si Rahab, isa po siyang makasalan. Isa po siyang prostitute. Bali kung lahat ay makasalanan, pero naranasan natin ang tunay na pag-asa sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus.